na buwang suspendido bilang alkalde ng Makati si Mayor Junjun Binay habang iniimbestigahan kaugnay ng umano'y overpriced na pagpapatayo ng Makati City Hall Building 2. Sinuspindi rin ng ombudsman ang 20 opisyal ng naturang lungsod. Dumulog naman agad si Binay sa Court of Appeals para pigilan ang suspensyon. Paniwala po ni Binay, bahagi lang ito ng plano para madiskaril ang pagtakbo sa pagkapangulo ng kanyang ama sa 2016. Agad naman nagtipon sa labas ng tanggapan ni Mayor Binay ang kanyang mga taga-suporta mula sa lungsod na Makati na katutukwain si Sandra Aguinaldo. Sandra! Mel, Vicky, Mike, 2-3 oras lamang matapos sa publiko yung kautosan nga ng ombudsman, eh agad nakapag-mobilize itong mga taga-suporta ni Makati Mayor Junjun Binay at hanggang ngayon nga nagpro-programa dito sa harap ng Makati City Hall. Ganun pa man, naniniwala itong si Mayor Binay na hindi agad-agad dapat iserve ang suspension order laban sa kanya. Hindi raw basta-basta lilisanin ni Makati Mayor Junjun Binay ang Makati City Hall sa kabila ng inanunsyo ng ombudsman na 6 na buwang suspension order para sa kanya. Dumulog ngayong araw sa Court of Appeals sa kanyang abogado para humingi ng temporary restraining order para pigilan ang preventive suspension order ng ombudsman laban sa alkalde at iba pa niyang kasama kaugnay ng umano'y maanumalyang pagpapatayo ng Makati Parking Building. Sabi ni Mayor Binay, bahagi raw ito ng plano ng mga kalaban niya sa politika na idiskaril ang plano ng kanyang amang si Vice President Jejomar Binay sa pagkapangulo sa 2016. Ngayon naman, special express ng suspension. Hindi na po nakakasurpresa ang ginawa ng ombudsman. Wala itong pinagkaiba sa ginagawa nila sa Senado. Hindi nila kami binigyan ng pagkakataon man lang may paliwanag at sagutin ang mga alegasyon laban sa amin. Pinuntirya rin ni Mayor Binay si DILG Secretary Marrojas na dati nang napaulat na makakalaban umano ni Vice President Binay sa pagkapangulo sa 2016. Sino ba ang mga bumubuo ng special panel ng ombudsman na nag-imbestiga po sa akin? Mga prosecutors na kilalang tao ni Attorney Simeon Marcelo na dating ombudsman at law partner ni Attorney Nonong Cruz. Hindi lang sila mga abogado ni DILG Secretary Marrojas, sila rin ay kilalang mga operator ni Secretary Marrojas. Sino po ang implementing agency ng aking suspension? Ang DILG na pinamumunuan ni Secretary Rojas. Sinisikap ng GMA News na kunan ng pahayag ang mga nabanggit ni Binay. Sa isang text message naman, sinabi ni DILG Secretary Marrojas na wala pa siyang natatanggap na kopya ng utos ng ombudsman. Pero gagawin daw nila ang kanilang trabaho na pagpapatupad ng order mula sa legal authority gaya ng ombudsman. Sabi ni Rojas, kailangan respetuhin ang batas at wala raw sino man kahit siya ang mataas pa sa batas. Ang tanong, isi-serve ba ng DILG ang suspension order laban kay Binay kahit na dumulog na ito sa Court of Appeals para humingi ng TRO? Eh sana naman po, respetuhin naman po nila ang mga korte at habang nakabinbin po ang petisyon namin sa Court of Appeals, eh sana hintayin ho na mabigyan daan ng magiging kasagutan po dito. 6 na buwan tatagal ang preventive suspension ng ombudsman laban kay Mayor Binay habang isinasagawa ang kanilang preliminary investigation sa mga reklamong grave misconduct, serious dishonesty, at conduct prejudicial to the best interest of the service. Bukod kay Mayor Binay, 20 iba pang opisyal ng Makati City ang pinasususpindi. Inutusan sila ng ombudsman na maghain ng counter affidavit. Dinalaw kanina ni Vice President Binay ang kanyang anak sa Makati City Hall. Naroon din ang 2 sa mga kapatid ng alkalde. Sa labas ng mismong mayor's office, ilang mga taga-suporta ang nagtipon. Sa labas naman ng Makati City Hall, marami din ang nagsidating. Karamihan residente raw ng Makati. Kanya-kanya silang dala ng banner at placard. May ilang kumanta at sumayaw pa. Ayon sa ombudsman, immediate executory daw ang suspension order. Ibig sabihin, agad-agad itong dapat ipatupad. Habang nakasuspinde, walang matatanggap na sweldo si Binay at ang mga kasamang opisyal.
Mike, alam mo, doon sa panayam namin kanina dito kay Mayor Binay at maging kay Senadora Nancy Binay ay kanilang naalala daw yung nangyari noong 2006 kung saan na inuutos din na isuspindi ang kanilang ama at ang nangyari nga noon ay nahirapan talaga ang DILG na saraan City Hall at yung mga tagahanga nila o taga-suporta nila ay dumagsa talaga dito. Hindi naman daw nila sinasabi na ganyan din ang mangyayari kaya sila'y nananawagan na lamang sa kanilang mga taga-suporta na maging kalmado. Mike? Hanggang kailan daw mananatili dyan sa Makati City Hall ang mga taga-suporta ni Mayor Binay? Sandra? Mike, pakiulit, medyo malakas yung audio ng kanilang sound system dito. Hanggang kailan daw mananatili dyan sa Makati City Hall yung mga taga-suporta na yan ni Mayor Binay, Sandra? Mike, sa ngayon ay walang abiso no, kung sila ba'y mag-overnight. Pero kanina, kaanunsyo lang na magkakaroon ng pagkain at huwag daw mag-alala yung mga naririto na mga taga-suporta nila. At bukod dyan, Mike, kaya nagdadatingan din yung mga gustong mag-perform at kanila nga ini-encourage na magkaroon ng patuloy na programa dito sa Makati City Hall. Mike? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.